Global Cyber Threats at Executive Order No. 54 naman ang ating pag-uusapan kasama si Francisco Ashley L. Acidillo, Deputy Director General for Cyber and Emerging Threats ng National Intelligence Coordinating Agency. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Ashley, at welcome sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali, Ma'am Weng and Ms. Nina. Una po sa lahat, ano po ang tugon ng National Intelligence Coordinating Agency sa Global Cyber Threats? Napakalaking problema po ngayon ang cyber threats. Wala pong bansa, malaki man o maliit, tinatawag nating powerful, superpower, or tulad natin, middle power lang. Lahat po ng nakakabit ngayon sa internet at mga konektadong computers, o yung mga network systems na tinatawag natin, lahat po yan ay pwede pong mapinsala ng cyber threats. Okay, so ano po ba ang specific role ng NICA upang protektahan ang ating mga infrastructure laban po sa mga cyber threats? Unang-una po, sa pamamagitan ng Executive Order No. 54 na inaprubahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. this January lang, itinatag po ang Office of the Deputy Director General for Cyber and Emerging Threats sa ilalim po ng aming ahensya, ang NICA. At yan po ay nilagyan din po ng isa pang opisina na tinatawag nating Directorate for Cyber Intelligence and Countering Weapons of Mass Destruction. Sa pamamagitan po ng executive order na ito, isinama po tayo with the Department of Information and Communications Technology, kasama na rin po ng Department of National Defense through the Armed Forces of the Philippines. Bali po, magiging tatlo na po ang tinatawag nating pillars ng cybersecurity ng Pilipinas. Ibig sabihin po, yung tinatawag nating National Incident Response ay ibibigay po na trabaho ng DICT. Yun po ang tinatawag nating National Cyber Defense ay ibibigay po sa ating mga kasundaluhan sa Armed Forces of the Philippines, at ang pagkalap po ng Cyber Threat Intelligence ay sa amin naman po mapupunta sa National Intelligence Coordinating Agency. So just sa nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. na Executive Order No. 54 na nagbibigay kapangyarihan sa NICA bilang Intelligence Coordinator ng lahat ng law enforcement at civilian agencies tungkol sa cyber threats at cyber security, ano po yung kahalagahan nito sa mandato ng NICA? Unang-una po, napalawak po nito ang saklaw ng ating Intelligence Coordinating Agency, lalo na po patungkol sa cyber security at sa tinatawag nating emerging threats. Ang emerging threats po ay nanggagaling hindi lamang po sa weapons of mass destruction, which are composed of biological weapons, chemical weapons, and nuclear weapons, kundi po yung mga nakaambang panganib dahil po sa tinatawag nating new technologies, katulad po ng artificial intelligence at quantum computing. Mahalaga po ang role ng NICA kasi po sa anumang pagdepensa ng cybersecurity, kailangan pong tinatawag natin na cyber threat intelligence. Ito po yung mga kaalaman patungkol po sa makabagong pamamaraan kung paano po mapinsala ang internet ang ating mga computers. At ito pong impormasyon na ito ay binibigay po natin sa DICT sa kanila pong pagresponde, at para din po sa ating armed forces kung paano po magkaroon po tayo ng malakas na tinatawag nating cyber defense. Sa pamamagitan po ng cyber threat intelligence, they are able to predict and therefore able to protect our cybersecurity systems po. Okay. Do you have examples, sir, nito mga cyber threat intelligence na mala weapon of mass destruction na sinasabi niyo? Okay. Maganda pong tanong yan, Ms. Nina. No? Kasi meron na po tayong tinatawag na mga AI platforms po ngayon. Ang pinakasikat po, yung dumabas po last year, yung tinatawag nating ChatGPT. Ang ChatGPT po, usually ginagamit po siya sa maayos na paraan para po sa yung mga estudyante natin, para po sa mga negosyo na gusto pong magkaroon ng AI-enabled platforms. Subalit po, yung atin din pong mga terorista, yun pong mga criminal groups, eh kaya rin po nilang gamitin yung ChatGPT. Ang ChatGPT po kasi gumagana sa tinatawag nating prompts. Meron pong tayong itatanong at sasagutin po nila. Ang weapons of mass destruction po are very technical na mga weapons. Pag wala ka pong technical na kaalaman dyan, hindi nyo po pwedeng gamitin yan. Pero sa pamamagitan po ng ChatGPT or other AI platforms, pwede na pong magtanong ngayon yung mga masasamang elemento kung paano po, kunyari, gagamitin po ito. Bagamat meron pong yung mga AI developers po ay may in-introduce na po ng mga sinasabi natin na protections,
meron pong pamamaraan ng pagtatanong sa mga AI platforms at para po magamit sila sa, at maabuso po ang AI. Kaya napaka-importante po na meron po tayo, meron po sa gobyerno na may alam sa mga ganito pong teknolohiya para po masawata natin ang posibleng paggamit sa mga emerging technologies na katulad po nito para po mapinsala po ang ating bansa at ang ating po mga kababayan. Sir, kung ganito po ka sophisticated at napakadali actually, marami akong makilala na talagang napapadali po ang kanilang mga trabaho dahil sa ChatGPT na yan. Maaari pala siyang magamit para, sabi niyo, mapaandar itong mga weapons of mass destruction. So, how can you stop that kung napakadali? How do you guard these weapons against paggamit po ng mga ganitong teknolohiya? Para po maintindihan natin ang problemang yan, dapat po natin munang maintindihan kung paano po nagbago ang patakbo ng mundo ngayon. Dati po, yung mga malalaking teknolohiya, mga advanced technologies, ay nanggagaling po sa research and development na pinondohan ng gobyerno. Ngayon, nagbaliktad na po. Ang cutting-edge technologies po ngayon ay karamihan nanggagaling na po sa mga malalaking kumpanya. Nandiyan na po yung Alphabet, no, yung may-ari po ng tech companies, no? Nandiyan po ang Amazon, ang Google, at ang Meta. So, ito po mga companies ito, sila po ang may hawak po ngayon ng pinaka-advanced na mga AI platforms. Ang kailangan po natin is to work with them. Magkaroon po tayo ng isang regulatory body para po masigurado na yung pong mga pumapasok na AI technologies dito sa ating bansa, eh meron po mga kaupulang safeguards. At di lamang po yan, mai-impart din po sa ating mga kumpanya, sa ating mga universities and educational institutions kung paano po ang tamang paggamit ng mga AI platforms na ito. Kasi po, hindi lamang po sa weapons of mass destruction mami-misuse po ang AI. Kahit po sa simpleng mga cyber attacks, yung pong tinatawag na phishing attacks, nung papadala po ng mga phishing email para po mag-click po kayo ng mga links na may nakakabit po ng mga malware, yan po ang pinakamadaling paggamit po ng mga AI platforms na ito. Ayan. Speaking nga po of pati mga ordinaryong tao, no, ay apektado dito. Marami na pong mga insidente ng cyber theft at scams dito po sa bansa. May capabilities po ba tayo para mahuli ang mga nasa likod dito dahil they continue to be out there, dumadami pa nga. And hanggang ngayon, akala ko with the SIM registration ay hindi pa rin po natapos ang problemang ito. Ang problema po kasi talaga sa cyber attacks, napakalawak po ang tinatawag natin na attack surface. Ano po itong konsepto ng attack surface? Yung attack surface po, yung posibilidad kung saan po kayo pwedeng mapinsala. Pwede po dito sa cellphone natin, pwede po doon sa laptop nyo, pwede po sa mga iPads or tablets na tinatawag, pwede po sa mga servers na ginagamit po ng mga karamihan sa kumpanya, even po ng inyong istasyon. So lahat po ng pwedeng kumabit sa internet, lahat po ng mga devices na pwedeng in-network, lahat po yan ay pwede pong atakihin. So napakalawak po ng ating dapat bantayan. So ang kailangan po kasi talaga dito ay yung pong tinatawag natin na teamwork. Hindi lamang po ng DICT, hindi lamang po ng NBI, ng PNP, ang Armed Forces of the Philippines. Nandyan na rin po ang CICC o yung Cybercrime Investigation and Coordination Center. Maganda nga po na idagdag na rin po ang NICA po dito sa ating fight against cyber attacks po. No? Marami pa pong pwedeng ahensya na dapat natin i-enable po kasi napakadami po ng pamamaraan at mabilis po ang pag-usad at paglagana po ng mga klase-klase pong mga scams at mga cyber attacks. So hindi po kaya ng iisang ahensya po lamang katulad ng DICT. So, meron na po ba tayong lead sa mga nasa likod ng deepfake issue kung saan nabiktima pa si Pangulong Marcos? Again po, ang AI po ay laganap na po, no? Hindi lamang po dito sa ating bansa, pat marami po ang mga AI platforms na dinidevelop po sa ibang bansa. Kaya po, dapat magkaroon tayo ng isang regulatory mechanism administered by a regulatory body para po yung pagpasok ng mga AI technologies and even the monitoring of AI-produced content ay mapalawak po natin. Kasi tama po kayo, kung mismo po ang ating Pangulo ay pwede pong mabiktima, paano na lamang po yung ating mga regular na mga kababayan?
Okay. So ano naman po ang mga hakbang ng NICA para i-monitor, no, itong pagpasok naman ng armas po sa bansa? Sa pamamagitan po ng EO54, isa po doon sa mga naitayo ang Directorate for Cyber Intelligence and Countering Weapons of Mass Destruction. Sa pamamagitan po ng directorate na ito, nagkaroon po tayo ng kontribusyon sa pag-develop po ng isang polisiya para po ma-monitor ang pagpasok ng weapons of mass destruction. Magkaroon po tayo ng malawakan at maigting na partnership, hindi lamang po dito sa mga iba't ibang ahensya dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang ahensya po sa pandaigdigang larangan po ng pag-control ng weapons of mass destruction. Kasi po, wala naman po tayong weapons of mass destruction na dinidevelop dito sa ating bansa. But pwede pong pumasok yan o pwede pong maging entry point ang Pilipinas ng mga mapinsalang mga weapons po na ito. So, mainam po na mapaigting natin ang tinatawag nating monitoring and surveillance ng mga weapons po na ito para hindi po siya dumaan dito o di kaya ma-deploy dito sa ating bansa. Saan po ba nanggagaling itong mga weapons of mass destruction? Paano po ba na ipupuslit dito sa bansa at ano pong mga tanggapan ang katuwang ng NICA laban dito? Dati po, yung mga superpowers lang na tinatawag natin, ano, ang meron po ng mga weapons of mass destruction na ito. In fact, bilang nga lang po sa isang kamay, ang mga bansa na meron po tinatawag nating nuclear weapons. Nung nabuwag po ang USSR, yung Soviet Union na tinatawag natin, marami pong tumaas po yung pangamba na baka kumalat po ang hindi lamang po ang nuclear weapons, kundi mga chemical weapons at saka ng mga biological weapons. Ngayon po, because of the dispersion of technology, maaari na po, may posibilidad po na baka pati mga terrorist groups ay mapasakamay na po nila itong mga tinatawag nating WMDs. At dahil nga po, maliliit po ang mga grupong ito, tinatawag natin silang mga non-state actors, mas mahirap po na i-monitor at masawata po itong mga tinatawag nating WMDs. Kaya napaka-importante po na magkaroon tayo ng partnerships tulad po sa mga organisasyon ng kahambing po ng International Atomic Energy Agency. Nandyan na rin po yung Organization for the Prevention of Chemical Weapons. At yun po mga ibang organisasyon na nag-monitor po at nag-re-regulate po ng mga toxins at ng mga biological weapons. Kasi po, hindi lamang naman po yung mga nagde-develop po ng biological weapons ang dapat nating bantayan. Kahit po yung mga nagsustore ng mga, ano po, no? Yung mga toxins at ng mga iba't ibang sakit para po sa pagsasaliksik, sila po ay pwede pong panggalingan ng threats na ito. Kaya mainam po na meron pong kaukulang siguridad yung mga tinatawag natin mga laboratories na nagsustore po na itong mga iba't iba pong biological agents po na ito na tinatawag natin. Mga iba't ibang virus, mga bacteria, bacteria po at other pathogens po na tinatawag natin. Meron po bang, ano po ba ang iba pang batas meron tayo tungkol sa weapons of mass destruction? Natutuwa po tayo dahil po ang ating lehislatura ay aktibo po ngayon sa pagtutulak po ng dalawang panukalang batas. Isa po dyan yung tinatawag nating Chemical Weapons Prohibition Act. Ito po ang magiging national na legislation natin na magpapatupad po ng existing na Chemical Weapons Convention po, no? Nariyan na rin po ang tinatawag nating Biological Toxins Weapons Act at yan po naman ang magiging national na instrumento po natin para po paigtingin ang ating mga national agencies at ating pambansang polisiya para po magkaroon ng monitoring at regulation po ng mga tinatawag nating biological agents and toxins. So, sa paanong paraan po natin mapapalakas naman ang kapabilidad ng ating pamahalaan para mapigilan ang pagpuslit nitong weapons of mass destruction sa Pilipinas? Gaano po ba ka-high-tech ang NICA at iba pang intelligence agencies para i-counter naman yung mga paggamit, maling paggamit nitong mga AI? Ang role po talaga ng ating ahensya, ang NICA, ay para po sa intelligence gathering at saka po sa pagpaigting ng monitoring, ano. But ang technical capability po talaga ay nandyan po sa ating mga line agencies. Katulad po, for example, when it comes to nuclear security, nandyan po ang ating Philippine Nuclear Research Institute. Pagdating naman po sa ibang radiological devices natin, nandyan po ang ating Food and Drug Administration.
nakalaki po sa role po ng ating mga line agencies ang mga technical capabilities na ito. Subalit, ang NICA po, ang higher agency kung saan po ang polisiya natin ay nako-coordinate natin together with agencies, for example, like the Strategic Trade Management Office, yun pong ating Anti-Terrorism Council, at iba pa. Kasi po, doon po nabubuo yung tinatawag nating nuclear security policy, yung ating National Action Plan for the prevention of these types of weapons of mass destruction, at iba pa pong mga polisiya na sa pangkalahatan po ang meron pong view na tinatawag natin. Okay, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan mula sa inyo sa NICA. Pinagpapasalamat po ng National Intelligence Coordinating Agency sa atin pong mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong pag-approve ng Executive Order 54 para po palawakin ang role ng NICA pagdating po sa cybersecurity at sa weapons of mass destruction. Di lamang po dyan, binigyan din po ng ating Pangulo ng iba pang kaukulang responsibilidad ang NICA para po palawakin po ang ating intelligence gathering capability para po naman mapalagana po natin ang tinatawag nating pambansang seguridad. Okay. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Francisco Ashley L. Acidillo, Deputy Director General for Cyber and Emerging Threats ng National Intelligence Coordinating Agency. Maraming salamat. Maraming salamat din po.